Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. So una sa lahat, gusto ko po magpasalamat sa inyong pagsuporta at saka sa panunood ng aking videos. So guys, 2 months na po tayo na nagbablog, nagbibideo. So maraming salamat at lumagpas na po tayo sa 1,000 subscriber within 2 months. So guys, mamaya po sa dulo po ng aking videong ito, mag-shoutout po ako at saka magpapasalamat po sa mga sumusuporta sa akin at saka sa aking YouTube channel. So guys, ngayong araw po, ipapakita ko sa inyo at saka ituturo ko sa inyo kung paano yung pagkabit at pagpalit ng brake pad ng preno ng ating sasakyan. Pero bago po yun guys, naranasan nyo na po ba o na-experience nyo na kapag namimreno po kayo, ang ingay ng inyong preno, ang ingay ng inyong sa loob ng inyong brake drum o sa gulong ninyo. So guys, at saka isa pa, yung kapag dadaan po kayo sa may island, ang ingay po, akala nyo yung may bakal na nagkikis-kisan doon sa preno ninyo o sa ilalim ng inyong sasakyan. Posible po yun guys, na wala na pong preno o ubos na yung brake pad ng inyong preno, ng inyong sasakyan. So guys, habang nanonood kayo, samahan nyo ako, tara! So guys, ito yung ating bagong brake pad, dalawang pares. Tapos yung brake pad natin guys, meron yan siyang nakakabit na parang clip. No? Ito yung ano. Kasi kapag manipis na yung ating brake pad, ito yung sasayat sa ating brake drum dito. Dito sa ating preno. Tutunog siya na maingay na talagang hindi ka nais-nais yung kanyang tunog. So kapag naririnig nyo na yun guys, ipasilip nyo na yung inyong preno. Every time na mapipreno kayo, maingay na siya. Iingay. Ito yung sumasabit na sa bakal. Tapos kung minsan naman kapag nananakbo tayo, tapos napadaan tayo sa mga island, mapapansin po natin na ang ingay na. Parang may nagagagrind na bakal sa ating preno, sa ating brake drum. So ipacheck na natin yun siya. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagkabit na ito ng ating brake pad. So ito yung ating brake caliper, ito, ayan. Brake caliper assembly. Kailangan hindi natin siya linisin bago natin siya ikabit. Para mas maganda kapag malinis yung ating brake caliper, maganda siya, magandang kapit na ito. Kapag magpapalit kayo nito guys, itong ating piston ng brake caliper ito. Ayan. Ito guma lang naman to siya, wala nang problema. Ayan. Kailangan pagka manipis na yung ating brake pad, ito lalabas ito eh. Pupunta yan siya dito. So kailangan pabalikin natin siya. Pwede natin siya i-press o kaya itulak pabalik itong piston na ito. Kapag pagka matras na siya diyan, ibig sabihin maluang na to dito pag ikakabit natin siya dito sa ating brake pad. So guys, wag natin siyang hayaan na ito, nakalambitin siya ganyan kasi mabigat itong brake caliper. So kailangan kung may tungtungan, itungtong lang natin siya, o kung wala, atin siyang talian para hindi nababanat yung ating hose ng brake caliper ito. So kailangan lang natin ito siya talian. Pero ito, pwede naman na siya natin itungtong, tinutungtong ko na lang siya dyan. Tapos, yung pag-install naman ng ating brake pad, ito dito, ayan. May lock to siya dito guys. Ayan, makikita po ninyo. Ayan. Ito, may lock to siya dito. Ito. Kabilaan to siya, ito. Ito. Ito yung parang plancha. Ayan. Ito yung maglalock dito. Tapos, ano na ito, kailangan nakakabit na rin tong pinaka-caliper ng ating preno ng brake pad ito. Huwag nyo tong kakalimutan na ikabit. Tapos ang pagkakabit pala nito. Ayan. Paganyan lang. Tapos tutulak na natin siya. Ayan. Ganun din doon sa kabila. Kahit itong pandaog, ganun din. So yun, nakakabit na yung ating brake pad. Ayan.
So kailangan guys naka free wheel ito. Tapos papakita ko na ngayon yung pagkabit ng ating brake caliper. Tapos ito guys, yung ating caliper guide, kailangan lagyan natin to siya ng grasa bago natin siya ipasok dito. Dito sa kanyang butas, dito dalawa. So ganito ang paglagay nito guys, ito. Kaya sabi ko kanina, kailangan naka-atras yung piston para makakapasok yung ating caliper dito sa ating brake pad na ikinabit na bago. Yan. Tapos ingatan nyo guys na hindi ito masira itong guma na to. Para hindi pasukin ng dumi. Yan. So bago natin siya ikabit, lalagyan natin to siya ng grasa. Ito. Pagrasahan natin siya. Dalawa to sila. Ito yung tawag dito, brake pad. Caliper guide. Sorry. Caliper guide niya pala ito siya. Itong tornilyong ito. Ngayon, pasok natin sila. Pasok natin yan. Maluwa na naman to siya guys, ipasok yan. Tapos hihigpitan natin siya nung 19. Basta may narinig na kayong hindi maganda sa tunog ng inyong preno guys, every time na mamreno kayo, pasilip niyo na yung inyong preno. Kasi malamang wala nang brake, yung lining niya ubos na. So kapag wala nang lining, bakal to bakal na. Masisira yung inyong brake pad, masisira rin yung inyong brake drum. Ganon din kahit yung sa mga brake shoe. Kailangan kapag maingay na yung preno nyo, ipacheck nyo na. O kaya ipagawa nyo na. Para iwas gastos, instead na brake pad lang at saka brake shoe lang yung bibilhin ninyo, hindi na kayo bibili ng caliper nya. Kaya piston ng kalipero kayo yung bakal ng pinagkakabitan ng preno. So kailangan agapan nyo na. Yun niya talagang kasabihan na prevention is better than cure. Para hindi rin tayo mapagastos ng malaki. So okay na guys, ganun lang yung pagkakabit nito. Kailangan pag naikabit na natin yung kaliper, kailangan free will to siya. Ganun lang siya kadali ang pagkakabit niya. So, okay na guys. So, hopefully, may nakuha kayong idea na naman at saka kaalaman na makakatulong din sa inyo. At saka ito nga pala guys, ito yung bleeder. Bleeder ng ating caliper. So, once na mag-bleed po kayo dito, kabilaan, dun sa may kaliwa, meron din yan dun. Yung dito sa kanan, meron din. Ito yun yung pinaka-bleeder niya. Bleeder ng brake fluid. Ito yun. So, yun guys. Okay na tayo. Sana may nakuha kayong kaalaman at makakatulong din sa inyo. So, yun guys. Natapos na po tayo. Napakita ko po sa inyo kung paano yung pagpalit at pagkabit ng brake pad, ng preno, ng ating sasakyan. At saka higit po sa lahat, na-testing po natin at gumanda po yung preno at saka tumining po, wala na po siyang ingay. So yun guys, gusto ko nga pala magpasalamat, mag-shoutout. So, shoutout nga pala kay Yen Nice Gang, madamo ugid niya salamat sa suporta nimo. Sa kay Mama Lutisha 23, ma'am, maraming salamat po sa suporta po ninyo sa akin. Sa kay Rilito Tunog to, madamo ugid niya salamat. Sa Makibela Family, maraming salamat po sa pag-suporta. At saka sa Makibela Tracking Services, maraming salamat po sa lahat ng driver, pahinanti at mga tao po ng Makibela Tracking. Maraming salamat po. Sa kay Mark Direct Gida Badoria, maraming salamat sa iyo, Jun. Kay Jan Benedict Rojo ng Gasapo,
nung San Rafael, Iloilo. Madamo ganyan salamat, Meg, sa suporta mo. Sa kapatid ko na si Jane Amalia, tsaka sa buong pamilya ko sa Santiago, Barotac, Viejo, Iloilo. Madamo ganyan salamat sa inyong suporta sa akin, sa mga pakaisa, pakadua, at sa bilog ko nga pamilya, Vergara family. No? Sa mga maninay ko, maninoy, madamo ganyan salamat sa inyo sa pag-suporta nyo sa akin. Tsaka sa kaya Tintin at Glenda nung Gimaras, nang madamo ganyan salamat sa inyong suporta sa akin, sa akong YouTube channel, kag sa bilog ng pamilya, sa De La Cruz family sa Gimaras, madamo ganyan salamat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta po na sa akin. At saka sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe, like, and share, at saka pakipress na lang din po ng notification bell para maging updated pa po kayo sa videos po natin gagawin. So maraming maraming salamat po. Ingat po tayo palagi. God bless.